Freedom of speech. Lahat tayo may karapatan daw magsalita. Lahat tayo may freedom of speech. Totoo naman. Lahat tayo dapat magsalita para sa pinaniniwalaan natin. Pero ikaw ba? Papayag kang i-criticize ng isang taong mangmang na walang alam sa buhay mo para lang masabi yung freedom of speech niya? Papayag ka ba na murahin, na sampalin at maliitin ng isang tao na katulad ni Len Saliwan nang walang alam? Na hindi mo alam kung ano yung pinaglalaban niya. Na sa simpleng sardinas at ayuda, may karapatan ba siyang sampalin kahit sino? Pagmurahin, pagsalitaan ng masama at siraan? Lahat ba ng tao may karapatan na ungkatin ang buhay mo? Kahit hindi nila alam kung ano yung kwento? Overuse na siya ng freedom of speech. Diba? Katulad ng mga estudyanteng nakikinabang sa libreng school. Sa laki ng libre sa kanila, nagagawa pa nilang batikusin ang gobyerno. Na imbis na andun sila sa bahay nila at nagpapahinga dahil lockdown, andun sila sa kalye. Diba? Kung ano-ano yung placard, kung ano-ano yung sinusunog, ganun ba ang freedom of speech na gusto nyo? Di ba dapat ang gobyerno ang pumupuksa sa sungay ng mamamayan para maging maayos ang lahat? Hindi eh. Pinapayagan yung batikusin, sirain, ang namumuno dahil sa pinaglalaban yung freedom of speech. Yes, lahat tayo may freedom of speech. Karapatan natin yun. Pero pag overuse na at over na yung kayabangan, na kailangan mo pang manampal ng ibang tao para sa freedom of speech na sinasabi mo, wala kang karapatan dun. Wala kang karapatang mabuhay para sa pinaglalaban mong sardinas lang sa walang kakwenta-kwenta. Actually, dapat wala naman mag-aani. Wala naman mag-aaway. Kung ang gobyerno ay nasa iisang paniniwala, hindi. Naglulukluk kayo ng tao sa gobyerno. Pagkatapos, babatikusin nyo. Parang tanga lang, di ba? Dapat ba ganun? Hindi. Dapat turuan nyo yung mamamayan kung paano kumilos ng tama. Oo, may freedom of speech. Karapatan ng bawat isa. Speech lang. Walang karapatan. Manakit ng ibang tao ang isang Pilipino o ang isang tao o ang isang individual. Wala kang karapatan na ungkatin ang buhay ng isang tao, lalo na kung hindi mo siya kilala ng lubos. Di ba? Kahit ako, magagalit ako. Magwawala ako. Pag inungkat mo yung buhay ko nang hindi kita kilala. Na hindi mo alam kung ano yung mga pinagdaanan ko. Na hindi mo alam kung bakit ako nakapunta sa ganito. Diba? Katulad ni Pangulong Duterte. Wala kang karapatan na husgahan siya. Kasi hindi mo alam kung ano yung mga pinagdaanan niya. Sabihin mong babaero siya.
Sabihin mong mamamatay tao siya. Alam mo ba kung bakit siya naging babaero? Alam mo ba kung bakit siya naging mamamatay tao? At alam mo rin ba kung bakit siya naging pangulo? Diba? Masyadong ano eh, masyadong naging malawak ang pag-uunawa natin sa freedom of speech. Huwag kayo masyadong humusga dun sa mga nagsasabi at natutuwa na hindi na mapapauwi silensilawan. Given! Pero dapat niya mag-public apologize kung bakit niya ginawa yun. Ang dole ay ginagawa ang kanilang trabaho. Hayaan niyo sila. Siguro, kung totoo man, kung hindi man fake news yun na dinismiss nila yung kay Lensilawan about sa deportation ng Taiwan, baka hindi lang nila naintindihan. Ipaintindin nyo sa gobyerno ng Taiwan kung anong ginawa ng taong niyan sa Pangulo. Kasi sure ako na hindi papayag ng isang Pangulo ng Pilipinas o isang gobyerno ng ibang bansa na murahin siya ng citizen niya. Tama ba tayo doon? Walang karapatan ang isang tao magmura sa isang tao. Diba? Depende na lang kung kamura-mura talaga. Diba? Pero wala kang karapatang bastusin ang kahit sinong nakaupo. Diba? Kung desisyon niya ng Taiwan, hindi siya pauwiin. Pero may sinabi eh. Kung totoong news yun ah, hindi ko pa nakikita kung totoo talaga eh. Kasi nauuna yung mga vlogger eh. Kesa dun sa mga CNN. Hindi pa nakalabas sa CNN, nakalabas na sa vlogger. Diba? Kung totoo man o hindi yun, may sinabi sila dun dapat mag-public apologize. Hindi eh. Nagfe-feeling vice president ka na o president ka na, Lensilawan. Kumakaway-kaway ka na yata ng ganun dahil panalo ka. Well, kung sa mata ng gobyerno at sa mga mata ng mga tangang tao, panalo ka. Sa mata namin matatalino, talong-talo ka. No? Huwag ka masyadong ano, pasilaw sa mga nakikita at naririnig mo ngayon. Debate na lang online, no? Oh. Debate online, walang ano, walang kode ko, kaya mo. Debate tayo, hinahamon kita, mag-debate tayo. Sabihin mo sa akin kung ano yung mga pinaglalaban mo at sama ng loob mo. Imagine. Tinakwil mo ang pamilya mo para sa freedom of speech. Sinasabi mo, nang dahil, dapat ang title mo, nang dahil sa sardinas, Lensilawan, umangat. Umangat. Well, ayun lang guys. Ang sakit ng ulo ko. Well, magla-live tayo mamaya. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin, please subscribe my channel. Please click the tiny bell para sigurado kayo updated sa aking mga video. Magla-live po ako sa page ko mamaya. Usap tayo kung ano mga haka-haka alituntunin na gusto nyo. Sa mga hindi pa nag-subscribe, ay hindi pa nag-like ng aking page, my YouTube live. Search nyo lang guys, my YouTube live. Makikita nyo ang aking pagmumukha doon at hindi nagsusuklay na buhok. Pag nakita nyo ako doon, ayun na yun. Magla-live ako doon mamaya. Tapos usap-usap tayo, ha? Meeting-meeting tayo. Baka mamaya ako na isasampalin ni, ano, Lensilawan. Bye-bye!